videos of this tutorial, we are going to teach you on how to add payment method in Google Adsense account. So, alright, so pupunta tayo ngayon sa YouTube. Okay, and then nakalagin na tayo. So pupunta lang tayo dito sa profile picture ng YouTube channel natin. Okay. And then, so naka-open na tayo dito. So mag-add lang tayo ng another tab. Ayan, click natin yung another tab. And then magbukas tayo ng Google. And then itatype natin dito yung Google AdSense. Okay, so yung pinakauna dyan, yan po yung Google AdSense website. And click lang natin yan. And then click sign in. Okay, so after that, ayan, ma-redirect na tayo dito sa Google AdSense account natin. So, ito po yung isa kong YouTube channel. Ayan. Ayan, so ituturo ko sa inyo ngayon, guys, kung paano tayo mag-add ng payment method. Okay, so ito pa lang yung threshold. Kunti pa lang kasi hindi ako nag-focus dyan sa isa kong channel. Okay, so once darating yung $100, pwede nyo yung ma-withdraw. So, bago natin ma-withdraw yan, guys, ayan, naka-add na ako ng isang payment method, which is PPI po yung isa ko. So, mag-add tayo ngayon ng Metrobank account. So, since meron akong isang Metrobank account, i-add natin dito. So, i-select lang natin tong wire transfer detail. Okay, and then yung beneficiary ID is optional. Name of bank account. So, dito na type natin yung pangalan ng pangalan natin, guys. Name on bank account. Okay. And then dito yung pangalan ng bangko. Okay. So, yung mga bank account natin sa Pilipinas. Ayan. So, Metrobank is Metrobank Trust Company. I think so. If hindi pa tayo sure, guys, i-google lang natin. Open lang tayo ng tab. Okay, then dito natin kukunin yung Metrobank Swift code. Napaka-importante ito, guys. I-google nyo lang, guys. Ayun, lalabas na po yan dyan, guys. Okay? So, ito pala yung talagang name ng banko ng Metrobank. So, kopyahin lang natin yan. Okay, and then ipipaste natin dyan. Paste. Right? And then dito yung Swift BIC code. Okay, MBTCP HMM. Ayan. So, ayan, lalagay na natin yung bank account number. Retype natin. 124, ayan, blah blah blah. Lalagay lang natin dyan, guys. Make sure, guys, na tama po yung account number, guys, ha? Para hindi po kayo magka-problema in the future. And then, itong intermediary, wala na po yan. Okay, na-submit po si Kenny. Ayan, submit na natin, guys. So, ayan, so na-add na natin yung... Meron na po ako dyan sa kabila, yung primary ko, guys, yung BPI account ko. And then, yung newly na-add natin ngayon, ito yung Metrobank account number ko. So, hindi ko siya ginagawang primary, guys. Ang ginagawa ko yung BPI, yung ginagawa kong primary payment method. So, meaning to say, doon po ilalagay yung first sound natin sa YouTube sa primary account method na nilagay natin. So, that's it, guys. I hope this tutorial will help you and guide you on how to add payment method in Google AdSense account. Ayan. So, once ma-verify na yung PIN nyo, guys, ayan, so, and then, maabot na po kayo sa threshold ng $100, ipapadala na po yan ni YouTube yung sahod nyo sa Google AdSense. In my experience, guys, pinapadala po ni YouTube yung sahod from YouTube every 10 to 15 of the month. So, makikredit po yan sa Google AdSense, guys. So, thank you so much for watching, guys. Maraming salamat.